Magandang umaga, narito ang ating latest na typhoon update para kay Typhoon Bising na may international name na Surigay. Ito pong latest weather update na ito ay inisyo ng pag-asa ngayong 11 a.m. Ngayon pong alas 10 ng umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa layong 235 silangan hilagang silangan ng Biracatanduanes or 360 kilometers silangan ng Daet Camarines Norte. Napanatili nga ng bagyo ang kanyang taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 240 kilometers per hour. Ito ay mabagal ngayon na kumikilos pahilaga hilagang kanlawuran. Sa sana to ay makikita pa rin natin kung gaano kalawak ang kaulapan na hatid ni Bising na sumusukat ng halos 900 na diameter at tumaulapan ng bagyo dito sa may Bicol at malaking bahagi ng Visayas na nagpapaulan ngayon maging dito sa may bahagi ng silangang baybayin ng Cagayan. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa eastern portion ng Camarines Sur kasama na ang Caramoan, Garicho, Torena, Lagone, Presentacion, Sagnay at San Jose. Sa eastern portion ng Albay kasama naman ang Bacacay, Legazpi City, Malinaw, Malilipot, Manito, Rapo-Rapo, Santo Domingo, Tabago City at Tiwi. Sa eastern and central portions naman ng Sorsogon ay kasama ang Barcelona, Bulan, Bulusan, Castilla, Kasiguran, Gubat, Irusin, Huban, Magallanes, Matnog, Prieto Diaz, Santa Magdalena at Sorsogon City. Maging dyan sa may Northern Samar ay Eastern Samar, Samar Province at ang Biliran. Ang mga lugar nga po na ito ay nakakaranas ng masungit na panahon at ang pagbugso ng hangin dito ay nasa 61 hanggang 120 km per hour. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa southeastern portion ng Cagayan kasama nga ang bayan ng Bagaw at Peña Blanca. Eastern portion ng Isabela kasama ang Angadanan, Benito Soliben, Cabagan, Cagayan City, Dinapige, Divilacan, Etiague, Gamo, Ilagan City, Jones, Maconacon, Naguilian, Palanan, Reyna Mercedes, San Agustin, San Guillermo, San Mariano, San Pablo at Tamawini. Northeastern portion ng Quirino sa mga bayan nga ng Aglipay at Madela. Northern portion ng Aurora sa kasama ang Kasiguran, Dilasag at Dinalungan. Ang eastern portion ng Quezon kasama yung bayan ng mga kapuluan ng Polillo, pati yung sa Humalig, sa mainland Quezon, yung mga bayan ng Buenavista, Calawa, Ginyangan, San Andres, San Narciso at Tagkawayan, ang buong Camarines Norte, ang ibang bahagi ng mga probinsya ng Camarines Sur, ng Albay at ng Sorsogon, ang buong Masbate kasama ng Tikaw at Burias Island, pati na rin ang Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu kasama na yung mga bayan sa Kapuloan ng Bantayan at Camotes, sa mainland Cebu, yung mga bayan at syudad ng Bogor City, Borbon, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabogon. Ang buong probinsya ng Dinagat Islands, mga kapuloan ng Siargao at Bucas Grande sa Surigao del Norte. Ang mga lugar pong ito ay nakakaranas ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 km per hour. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. In the next 24 hours, generally nga ay pahilaga. Hilagang kanluran ang magiging pagkilos ni Bising. Nasa gitna pa rin siya ng Philippine Sea. Hapang bukas ang umaga, April 20, Martes, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinasayang nasa layong 485 km isilangan ng Baler Aurora. Samantalan sa Wednesday morning, April 21, ang sentro ng mata ay nasa layong 400 km silangan ng Tuguegarao City. At simula po dito ay ito ng posible ng lumiko at maging pahilaga ng kanyang pagkilos by Thursday morning. Ang sentro ng mata ay nasa layong 415 km silangan ng Calayan, Cagayan. At liliko na nga po ito, pahilagan silangan by Friday. Friday morning, April 23, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 650 km silangan ng Itbayat, Batanes. And by Saturday morning, April 24, palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang kanyang sentro ay nasa layong 1,195 km silangan ng dulong hilaga ng bahagi ng Luzon. At kung mapapansin nga po natin yung pag-recurve or pagliko nitong ating bagyong si Bising, nagiging papunta po siya ng kanan dahil nga meron po tayong high pressure area sa
kabila at kaliwang bahagi ng bagyo na umahara nga dito kay Bising, kaya nga magiging mabagal ang pagkilos nito pahilaga habang tinatawid niya tong gitna yung pagitan ng dalawang high pressure air dahil sa opposite nga direction ng pagtulak ng dalawang high pressure system, at eventually po ang high pressure area sa silangan ng bagyo ay kikilos pasilangan at magigibway ito para sa northeastward na direction nitong si Bising. Muli nga po, magdabas ng PAR ang bagyo by Saturday or Sunday. Base naman sa 24-hour rainfall isohital map na inilabas ng PAGASA, ito yung mga naging dulot na pag-ulanan dahil kay Typhoon Bising. Ang mga naging konsentrasyon nga ng mga ulan ay dito sa may Eastern Visayas at Eastern Bicol, kung saan halos dito tumambay si Bagyong Bising. Naitala nga ang may pinakamataas sa pag-ulan sa Catarman Station, dyan sa Northern Samar na nagtalangan ng 266mm na pag-ulan, katumbas yan ng intense or matinding pag-ulan over a 24-hour period. Sumunod na nagtala ng pinakamataas sa pag-ulan ang Verac Station, kung saan nagtala ito ng 237mm sa pag-ulan. Katumbas din ito ng matinding pag-ulan over 24-hour period. Sumunod naman po ang Catbalogan City Station sa Western Samar na may 124.2mm sa pag-ulan. Ibig sabihin nito ay heavy or malakas na pag-ulan over a 24-hour period. At ang Legazpi City at ang Borongan City na nagtala ng 79.4mm sa pag-ulan or moderate kapag in-average natin over a 24-hour period. Mayroon nga din pong naitalang mga mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi. Pag sinabi nating mahinga, ito po yung average over a 24-hour period. Yung mga naiitalang pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, sa may Central Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas at dito po sa may bahaging ito ng Mindanao. Ngayon pong Lunes, April 19, patuloy pong makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas, at kung minsan naman ay matinding pag-ulan ang Bicol Region, Samar Provinces, pati na rin ang Biliran at northern portion ng Leyte. Habang bukas naman, April 20, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang mararamdaman pa rin dyan sa Bicol Region at sa northern Samar. Samantalang sa northern portion ng Aurora at eastern section ng mainland Cagayan at ng Isabela, makakaranas po ng mahihina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay may malalakas na pagbuhos ng ulan, dala pa rin ni Typhoon Bising. Yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar ay pinag-iingat dahil mataas ang pagbanta ng mga pagbaha at paggulo ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mga tabing ilog, mga tabing sapa at mga bulubunduking lugar. Para sa iba pang latest weather update ay maaaring tumutok tayo sa official Facebook page ng DOST.PAGASA. Thank you for watching RDM Designs, and huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.